yung mga nanay, maraming pagkakataon na umiiyak yung mga nanay natin, pero hindi nila sinasabi. Maraming pagkakataon na humahagulgul yung mga nanay natin, pero hindi natin alam. Maraming beses silang umiiyak, pero hindi nila ipinapaalam sa atin. Una, umiiyak yung mga nanay natin pagpakiramdam nila na babastos natin sila. Pag sinasagot-sagot natin sila, pag nagdadabog tayo, pag nagtataas tayo ng boses sa kanila, umiiyak sila kasi feeling nila wala silang kwentang ina. Kaya ginaganon natin sila. Umiiyak sila pero hindi nila sinasabi sa atin. Pangalawa, umiiyak yung mga nanay natin dahil sa takot. Pag 10 oras na ng gabi pero hindi pa tayo umuwi. Natatakot sila dahil baka kung ano nang nangyari sa atin. Kung saan tayo napunta, baka nabiktima na tayo ng masasamang loob kung ano nang ginagawa natin. Umiiyak sila sa takot, pero hindi nila sinasabi. Pagdarating tayo ng 10 oras ng gabi, magagalit sila, malakas ang boses, pagagalitan tayo, sisigawan para kala mo ang tapang-tapang nila. Pero bago sila nagtapang-tapangan, umiyak muna sila sa takot kung anong nangyari sa atin, kung nasa na tayo, pero hindi nila sinasabi. Pangatlo, umiiyak ang mga nanay natin pag alam nilang umiiyak tayo dahil niloko tayo ng ibang tao. Niloko tayo ng karelasyon natin, sinaktan tayo ng boyfriend natin, sinaktan tayo ng girlfriend. Umiiyak sila pag umiiyak tayo. Habang umiiyak tayo, umiiyak sila, pero hindi nila sinasabi. Dahil ayaw nilang manghina ang loob natin pag nakita nating umiiyak sila. Pang-apat, umiiyak sila pag may hinihingi tayo na hindi nila maibigay. Kasi nanliliit sila. Hiyang-hiya sila dahil gusto nilang ibigay pero hindi nila kaya. At alam nating nagtatampo tayo. At pag hindi nila maibigay yun, umiiyak sila. Pero hindi nila sinasabi. Panglima, umiiyak yung mga nanay natin pag nag-aaway-away tayong magkakapatid. Pag yung ang tatanda na natin pero hindi tayo nagkakasundo-sundo, gusto niyang mamagitan, gusto niyang sabihin kung sino sa atin ang mali, pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang magmukhang merong pinapaboran. Nahihirapan siya pag nag-aaway-away tayong magkakapatid. Umiiyak siya, pero hindi niya sinasabi. At panghuli, umiiyak yung mga nanay natin dahil kahit umiiyak sila, wala tayong paki. Maraming pagkakataon na umiiyak yung mga nanay natin pero hindi nila sinasabi. Kaya sa bawat luha ng mga magulang natin, sana pag may pagkakataon, makuha nating umawi kahit sa mga simpleng bagay.